Sa ulo ng mga balita, Cebu naghahandang magbakuna ng 100,000 college students. Plunder isinampa laban kay Quezon City Mayor Belmonte. Florin Hilbaim nagbitiw sa partido na pinamunuan ni Isko, sinusuportahan si Lenny. Dalawa patay sa engkwentro sa Tagaytay. Maynila magpapatupad na water interruption mula Oktubre 25 to 28. Apat na dayuhan patay, 262 million pesos shabu na nasamsam sa Pampanga Sting. Reforma sa pensyon para sa mga bagong entrante lamang. Oscar winner Jared Leto na tirgas sa Roma. Magandang hapon, ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ang Cebu City Health Department ay nakikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education tungkol sa pagbakuna sa mga estudyante sa kolehiyo. Sinabi ng pinuno ng CCHD na si Dr. Jeffrey Ibones sa media na ang plano ay bilang paghahanda sa pagbabalik ng mga harapan na klase ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Sinabi niya na tinatayang 100,000 na mag-aaral sa kolehiyo ang nakatala sa higher education institutions sa lungsod at marami sa kanila ay hindi residente ng lungsod. Hanggat nag-aaral sila sa lungsod ng Cebu, pinapayagan sila magpabakuna, sabi ni Ibones. Humihiling ang CCHD sa CHED at HAY para sa master list ng mga mag-aaral na karapat-dapat sa pagbabakuna upang maisama sila sa rehistro sa lungsod na naling sa pambansang pagpapatala para sa mga nabakunahang individual. Isang kriminal na reklamo para sa pagrambong at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay inihain laban kay Quezon City Mayor Maria Josefina Joy Belmonte kaugnay sa pagkuha ng pamahalaang lokal ng ayuda food packs na sinasabing overpriced ng 108 milyong pesos. Ang reklamo ay dala sa opisina ng Ombudsman John Cheong, Pangulo ng Anti-Corruption Civil na grupo ng Task Force Kasanag. Pinangalanan din ang mga sumasagot sa reklamo si Ruby Manangu, ang pinuno ng accounting ng lungsod, at si Angelica Solis, kinatawan ng Solon, pagmamayari ng LXS Trading, tagapagtustos ng mga food pack. Batay sa reklamo, bumili ang pamahalaang lokal ng 250,000 food packs sa halagang 1,149.90 pesos bawat isa o sa kabuuan na 287,475,000 pesos. Gayunpaman, ang mga food pack ay maaaring makuha ng hindi hihigit sa 715 pesos bawat isa o sa kabuuan na hindi hihigit sa 178,750,000 batay sa detalyadong pagsusuri sa mga grocery at kanilang mga presyo sa merkado sa oras ng transaksyon ayon sa reklamo. Kahit na ang tote bag na ginamit upang dalhin ang mga pamilihan ay nagkakahalaga ng 100 pesos bawat isa, sinabi ng reklamo na ang presyo ng bawat food pack ay wala pa rin malapit sa halagang binayaran ng lokal na pamahalaan. Ang krimen ng pandarambong ay napaparusahan ng habang buhay ng pagkapilanggo, habang ang masamang gawain na inakusahan sa reklamo ay maaaring parusahan ng hanggang 10 taon sa bilangguan. Ang dating Solicitor General na si Florin Hilbay na tumakbo sa ilalim ng 8 diretso senatorial slate noong 2019 ay nagbitiw sa Aksyon Demokratiko upang suportahan ang bid sa pagkapangulo ni Vice Presidente Lenny Robredo. Inilagay ng aksyon si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa Mayo 2022 na karera ng pagkapangulo. Aalis siya sa aksyon hindi para sumali sa ibang partido, kung hindi dahil sa mga etikal na pagsasaalang-alang, sinulat si Hilbay sa isang pahayag na naipost sa kanyang mga social media accounts.
Iginagalang niya ang desisyon ng partido na piliin si Mayor Isko Moreno bilang kandidato para sa Pangulo, ngunit naniniwala rin siya na si VP Lenny ay isang mas mahusay na kandidato sa pinakakritikal na halalan na ito, dagdag niya. Pinasalamatan ni Hilbay ang kanyang mga party members sa pagtanggap sa kanya sa kanilang mga ranggo at para sa pagsuporta sa kanyang pagtakbo sa Senado sa 2019. Sinabi din ni Gutok na pinaalam niya muna ito sa liderato ng Liberal Party bago siya ay umalis. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa Gising Na! Ayon sa World Bank, tinatayang 4.8 hanggang 12.7 milyong toneladang plastic ang sumisira sa ating karagatan taon-taon. Halos 80% nito ang nanggagaling sa Asya. Sa buong mundo, ang Pilipinas ay itinuturing na pangatlong pinakamalaking nagdudulot ng polusyon sa karagatan. Ang nakalalasong kemikal mula sa plastic ay di lamang kumukontamina sa karagatan, ngunit pati na rin sa hanging nilalanghap at lupang ginagalawan natin. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang paggamit ng single-use plastics, sa taong 2050, mas marami na ang plastic kumpara sa mga isda na nasa ating mga karagatan. Dahil dito, mas pinaiigting ng pamahalaan ang kampanya laban sa paggamit ng single-use plastics. Nanganganib ang ating planeta. Iisa lang ito. Lahat tayo ay dapat kumilos sa lalong madaling panahon upang pangalagaan ito. Tama na ang plastikan. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Dalawang lalaking lumalaban sa pag-aresto ang napatay sa isang armadong engkwentro sa Tagaytay City, Cavite, ayon sa pulisya. Pinatay sina Denmark Consumo at Ariel Consumo, kapwa nasa legal na edad at residente ng Barangay Halang, Naik. Nakasalubong ng mga pulis ang mga consumers mula sa Naik at Tagaytay sa Barangay Caybagal Central dahong 11 ng umaga Linggo. Sinabi ng ulat na sinusubaybayan nila ang dalawa na naakusahan na may kamay sa pagpatay sa isang Richard Eleran sa Naik noong gabi ng Oktubre 14. Nakasaad din dito na ang consumers ay nasangkot din sa isa pang insidente ng pamamaril sa Naik noong Abril 21. Si Denmark ay inakusahan din ng pagkakasangkot sa mga aktibidad na nauugnay sa droga at ikinulong dahil sa paglabag sa batas laban sa karahasan sa mga kababaihan at bata noong 2019. Inihayag ng Maynilad Water Services Incorporation itong Lunes na maraming mga lugar sa Metro Manila at Cavite ang makakaranas ng water interruption sa pagitan ng Oktubre 25 hanggang 28, 2021. Sinabi ng Maynilad sa isang advisory, ang DPWH ay nakapagtupad ng isang proyekto sa pagkontrol ng baha sa Maynila. Upang mabigyan ng daan ang proyektong ito, kailangang ayusin ng Maynilad ang tubo ng tubig na 7 talampakan ang haba sa kahabaan ng Sobriedad, Canto Cristobal Street sa Maynila simula Oktubre 25, 2021. Kabilang sa mga lugar na maapektuhan ng water interruption ay ang ilang mga barangay sa mga lungsod ng Manila, Rosario sa Cavite, Las Piñas, Paranaque, Pasay at Makati.
4 na mga Chinese national ang napatay at ilang 262 milyong pesos na halaga ng hinihinala ang shabu ang nasamsam sa isang buy-bust operation sa Angeles City, Pampanga, Lunes na umaga, iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang mga nasawi ay kinilalang sina Chai Yabing, Erboke, Wang Gidong at Wu Yanshen ayon sa ulat mula sa PDEA, Central Luzon. Isinagawa ng gobyerno ang operasyon sa Punta Verde Subdivision, Barangay Pulong Kakutud. Manatili nakatutok, magbabalik ang Tribune News on Q. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. It's time for the all-new season of the Athletes Tribune. Non-stop revelations. Gusto namin ito na ngayon kung ano ba yung status mo ngayon with your team, with Santa Lucia. Diretsahang usapan. Let's talk about the national team. And alam po namin na hindi ka nakasama sa original crew. So medyo nagulat ka ba doon? And exciting updates. Kamusta ba ang puso ni Mika Reyes? Ang mga ngayong Lunes, ang 3-time UAAP champion at multi-awarded middle blocker, isa sa mga pinakahinahangaan sa Philippine Volleyball, Mika Reyes. Ngayong Lunes na, October 18, 7 p.m. sa pina-exciting na season ng The Athletes Tribune. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Kayo ay nakatutok pa rin sa Tribune News on Q. Sa ibang balita, ang iminungkahing reforma ng Administrasyong Duterte para sa Military and Uniformed Personnel o MUP pension system ay mailalapat lamang sa mga bagong entrante sa serbisyo, kinumpirma ng Department of National Defense nitong Lunes. Sinabi ng tagapagsalita ng DND na si Arsenio Andulong na nilalayon ng reforma na lumikha ng isang mas financially sustainable pension system. Ani Andulong, habang ang mga bersyon sa Kongreso at Senado ay hindi pa natatapos, nilalayon ng reforma na makontrol ang nag-aabang na 9.6 trillion pesos na halaga ng mga hindi bayad na pananagutan sa pension na maaaring patuloy na lumago kung mananaig ang kasalukuyang pamamaraan. Nauna rito, sinabi ni Valerie Joy Brion, tagapagsalita ng Department of Finance sa reforma sa pensyon ng MUP, sa isang panayam sa radyo na ang mga talakayan ng Senado tungkol sa ipinanukalang reforma ay tumutukoy sa paglikha ng isang dual pension structure na mananatili sa kasalukuyang sistema ng pensyon at mga retirement benefit system ng kasalukuyang aktibo at retiradong tauhan, habang inilalapat lamang ang reforma sa mga papasok na serbisyo ayon sa bisa ng batas. Ang ilan sa mga iminungkahing pagbabago ay kabilang sa mga ipinag-uutos na kontribusyon sa pondo ng mga pensyon, pagpapahinto ng automatic indexation, pagkalkula ng mga benepisyo ng pensyon sa ranggo sa pagretiro, pag-aayos ng edad na pensyonado, paglikha ng MUP Trust Fund Committee na panggasawian at sistema ng pensyon ng military and uniformed personnel, at pagtatalaga ng serbisyo ng gobyerno insurance system bilang tagapagsiwa ng sistema ng pensyon ng military and uniformed personnel. Sinabi din ng DOF na ang reforma ay tungkol sa pag-save ng military and uniformed personnel pension system at mahalaga sa post-pandemic fiscal at economic recovery. At ngayon dumako naman tayo sa balitang showbiz. Oscar winner Jared Leto nagtirgas sa Roma. Para sa detalye, narito ang Tribune Extra na ihahatid sa atin ni Kim Sancha. Hello my dear Kachibu, this is Kim Sancha and welcome to another episode of Tribune Extra. Jared Leto says he got tear gas after being inadvertently caught up in an anti-COVID pass protest in Rome, Italy. The Oscar winner is in the Italian capital with his band 30 Seconds to Mars. He took to his Instagram stories in a now-expired post to share pictures and video of police confronting protesters
writing that he got tear gas, then called it a night. Per local reports, the protests are over Italy's introduction of a new green pass system that mandates vaccine for some employees. The demonstrations have been seen more than 10,000 people take to the streets and turn violent over the weekend, with police arresting 12 people. They were led by Italy's far-right Forza Nuova party. Leto will now be seen in Ridley Scott's House of Gucci, Marvel pick Morbius, and as Adam Newman in the WeWork series We Crash, as reported by The Deadline. For the latest in local and international music and film, tune into Tribune Extra. See you next time. Maraming salamat, Kim Sancha. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod: the SM Store, Arenada Center, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Magandang hapon!